Welcome back to my channel and it's me, Ate Ann. So welcome to Ate Ann Vlog. So finally, ayan, nakapag-vlog na rin ako. So sobrang tagal ko na din na stop sa pagba-vlog. So actually, maraming reason why. So nung before ako umuwi dito, so nag-spend talaga ako ng time sa boyfriend ko. So dahil sa situation ngayon sa buong mundo, so parang feel ko na baka matagal ulit bago kami magkita ulit. So talagang sinulit ko yung time when I was there in London. So ngayon, I just got back from London. So I think I've been here more than two weeks na. So umuwi ako nung July 30. So alam nyo naman ang procedure pag umuwi, di ba? Lalo na OFW or non-OFW pa yan, or ano pa yan, seafarers pa yan, may procedures na kailangan sundin sa pag-uwi. So dumaan ako sa mga procedures na yun. So actually, 3 days before ng flight ko from London, dumaan din ako sa swab test, or nagpa-swab test pa rin ako for COVID-19. So lumabas is negative. So actually, ginawa ko lang naman yung for safetyness and para makasigurado bago ako umuwi. And then, nung nag-travel na ako, so nakauwi na ako, nakarating na ako ng Clark Airport, dumaan ulit ako sa procedure or nagpa-swab test ulit ako. So, ayan. So, and then after that, nag-book ako ng hotel kung saan ako malapit nakatira. So I'm from Santo Tomas, Pampanga, which is also close to City of San Fernando, Pampanga. So ang ginawa ko, nagpa-book ako dun sa cousin ko ng hotel na which is in San Fernando, para kung susunduin man ako ng family ko, hindi na nila kailangan mag-travel to Angeles or sa Clark. So sinundo na lang nila ako dun sa mismong so nagstay ako sa Microtel. Kung alam niyo yung sa intersection sa likod ng Ford Pampanga, doon. So, bagong hotel yun, actually, hindi ko din alam. Ngayon ko na lang nalaman na may hotel pala doon, sa May Laos. Sa May Laos ba yun? Oo. So, hindi ko alam na may hotel pala doon. So, yun. Doon ako nagstay for 3 days because once na na-swab test ka sa Clark, ang result ay labas after 3 days. Mapa-seafarers ka man, or OFW ka man, or non-OFW, which is me. Dahil nag-tourist lang ako sa London. So, alam niyo naman, na-stuck ako doon nung simula nung COVID-19, pero nag-extend yung visa ko, and then nag-rebook yung ticket ko. So, finally, yun, ang daming kahirapan na pinagdaanan bago ako naka-uwi. But, I thank God dahil actually, safe ako naka-uwi, at wala po akong COVID-19, at negative po ako, guys. So, I'm happy to be home, to see my family. In this kind of situation, pandemic, alam nyo naman, mamimiss natin yung mga family natin kasi hindi mo alam, baka in the future, hindi mo na sila makita. Yung ganun ba? Yung mga pumapasok sa isip ko. So, I was so sad nung nasa London ako kasi dahil sa pandemic na to, dahil sa COVID-19 na to. So, yun. Finally, I'm home. So, na-share ko lang naman, guys, kung ano yung mga naging experience ko nung pag-uwi ko. So yun, nagstay nga po ako sa Microtel ng 3 days. So they texted me, and then they also sent me an email na for my result and for my, and then the DOT or the Department of Tourism, sila po yung nag-assist sa akin kasi dahil non-OFW ako. So if you are a tourist or non-OFW, kung mag-a-arrive po kayo sa Clark or sa NAIA, just find the DOT or the Department of Tourism. And then, if you are OFW, sigurado alam nyo na yung gagawin nyo. Actually, I think mas medyo mahirap ng konti sa Maynila pag nag-arrive ka. Kasi kailangan mo yata mag-fill up ng form. Hindi naman mahirap, actually. Kasi nasubukan ko rin yun because that time I thought na lilipad ako to Manila. But yung Qatar Airways kasi ang aking airline. Yan. So, thanks so much sa Qatar Airways kasi actually safe ako nakarating dito sa Philippines. And then,
they change my, they revoke my ticket, they change the schedule, the flight schedule. So, nag-move ng 30. So, dapat supposedly 31 ako, lilipad, pauwi ng Pinas. So, tapos super thankful ako kasi nag-move sa Clark, which is so easy. Alam mo naman, pag from Pampanga, mas easy sa, mas sobrang easy sa Clark. So, super thankful ako na nag-move ng Clark. And then, you know what? Sa sobrang swerte ko, guys, sa sobrang swerte ko, after 3 days, biglang nag-lockdown sa Manila. After 3 days na pagdating ko. So, napakaswerte ko kasi sa Clark talaga ako lumipad. Kung hindi, after 3 days ko sa Manila, baka hindi pa ako makauwi dahil nag-lockdown nga doon sa Manila. So, masasabi kong napakaswerte ko talaga. So, may naging konting problema lang. Yung mga problema, I think hindi na bago sa inyo itong problema to. The problem is the discrimination. Discrimination na kahit na pinakita mo na result mo, negative. Guys, please, sa mga nanonood po, huwag po tayong mag-discriminate. Ayun. Ay, si mother. Nag-vlog ako. Wait lang. So, huwag po tayong mag-discriminate. Ayun lang. Kasi, ano, ayun po yung mga naging naranasan ko. So, actually, pag hindi pa man ako umuwi, nakakaramdam na ako ng ano, nakakarinig na ako ng discrimination. So, please guys, kung meron mang positive or hindi man positive or galing abroad, galing Maynila, galing sa gantong lugar, stop the discrimination. So, yun lang naman yung naging problema ko. Kahit na pinost ko na sa Facebook yung mga certificate ko, mga result ko, may mga discrimination pa rin na akong narinig na kasi pinag-uusapan daw ako sa jeep na ako daw yung nagdala ng positive dito. Yun nga yung malas eh, nagkataon lang na may nag-positive sa lugar namin and then, syempre dahil ako kakauwi ko lang ng abroad, ang masasagap nilang balita is ako yung nag-positive. So, actually hindi ako yon. So, nandito ako ngayon buhay na buhay. So, ang naging problema is the discrimination and fake news. So, mga tao, mahilig gumawa ng fake news. So, sa mga tao naman na mahilig mag-fake news, maghintay muna kayo ng mga announcement or manood muna kayo ng balita bago gumawa ng ichichika or ipi-fake news. Huwag kayong gumawa ng fake news. Ayun lang. And stop the discrimination kasi walang may gusto na magka-COVID or magka-virus. Instead, pag-pray nyo na lang, support each other. Kasi yun lang naman yung ma-advise ko, guys. Support each other, support these people. Pag-pray nyo na lang, imbis na gawan nyo ng chismes or pag-usapan nyo na, ay, may COVID to, may ganyan. Walang may gusto nung may COVID. So, what if sa inyo mangyari yun? Mas mahirap. Mas mahirap yung dadanasin nyo pag sa inyo na nangyari yan. Hindi lang sa'yo, kundi sa'yo, sa mga pamilya nyo. So, kung halimbawa, for example, galang sa gantong lugar, okay lang, dumaan kayo sa procedures. Pero, yung iba kasi kahit dumaan ka na sa procedures, kahit na nakikita na nila na negative yung results mo, may discrimination pa rin na nagaganap. Yun, alam mo na. So, marami kasi mga taong mga award winners dyan, alam niyo na. So, sabi nila pwedeng i-demanda yung ganon. So, kung may naririnig kayo na pinag-uusapan kayo ng ganon, dinidiscriminate kayo, demanda nyo na lang para masampulan nyo. Yun. So, actually, ngayon, hindi na ako masyadong stress. So, it's been, so, dahil sa 2 weeks na ako dito, yun, nung unang linggo, medyo stress ako. Pagod. Tapos, nag-a-adjust din ako sa oras. Ayun. Until now, minsan nagigising ako ng 3 o'clock, which is, din pa lang yung pagtulog namin sa London. 12 o'clock ng madaling araw. Parang ganun. So, alam mo yung siyempre nag-a-adjust ako sa time, sa klima, ganyan pa, but thank God, hindi, wala namang masamang nangyari sa akin. So, I look fine, I'm fine. So, yun yung mga experience ko lang naman guys, simula nung umuwi ako. So, finally ito, nakabalik na ako sa aking, sa pagbablogs. So, nakabalik na rin ako sa aking channel. So, hopefully, maraming sa mga susunod na araw ay meron akong, may mga content akong gagawin. Sana, magawa. So, this time, wala pa kami masyadong magawa dahil lockdown dito sa amin. So, kailangan lang mag-stay at home. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin ngayon during lockdown. So, siguro mag-room tour din ako sa next vlog. Pag
pag okay na yung room ko. So, hindi pa kasi ako nakakapag-ayos kasi hinihintay ko pa yung mga package ko from London. So, gusto ko sabay-sabay na nga ayusin pag nagsidatingan na lahat. And then, tsaka ako gagawin yung room tour. Yan, yung mga nagre-request na room tour dyan. So, finally, nakabalik na ako. Nandito na po ako sa Philippines, sa Pampanga. So, bababa tayo at sasamahan ko yung mga pamangkin ko sa pag-swimming. Actually, nandun sila lahat sa baba. So, wala kaming magawa dito, hindi kumain, movie marathon, swimming, ganun lang. So, ako nung 2 weeks ako, yan nga, simula nung 5 days before, yan, nag-i-start na ako mag-practice ng makeup, yun, para may magawa. So, okay naman, wala naman akong naging problema, hindi naman ako nainip. Parang mas nasasanay na ako nag-stay at home simula nung nasa London ako, sa bahay lang kami lagi. So, parang nasanay na rin ako, hindi na rin ako nainip. So, samahan niyo ako sa aking pagbaba sa aming bahay. So, see you there! Hi guys! So, bababa na po tayo. Ayan! Bababa na po ako at pasisilip ko lang naman sa inyo ang aking mga family. Ang aking mga family at ito po sila. Ito lang naman po ang ginagawa namin sa araw-araw. Yan, pababa na po ako. So, dahil nasa taas yung room ko. Ayan. Ayan po sila. Ayan po ang aking kapatid na nag-EMN. At ito, nag-movie marathon. Sobrang ingay guys, sorry. Say what's up? Ayan, movie marathon sila, Netflix. What's up, mga ka-Swiss? So, sorry, medyo messy ang aming... Ang aming ano. Ayan, nagsiswimming sila. Ayan ang aking mga pamangkin. Hi, Borno! Hi, Say-Say! Ayan, medyo napupuno na yung tubig. Medyo mabagal ang tubig. Sabi na po kayo, mga tao. Ayan, ang saya-saya nila, di ba? Ayan. Oo, magsiswimming din ako. Wait lang. So, ayan. Ayan. Ayan lang naman. Ayan. Swimming, swimming. Swimming time. So, magpapalit lang din ako, guys. And then, magsiswimming na kami. Ayan. Ayan. So, tsaka ko nagagawin yung house tour tsaka room tour. Ayan. Saya-saya. Actually, kanina, mainit. So, ngayon, umuulan na. Ayan. May kubo po kami doon. Ayun, nandun si Padir. Si Padir, tambayan niya yan. Ayan. Ayan sila. Nag-enjoy ba kayo? Apa! Ayan. Oh, paano daw lumangoy? Langoy daw, langoy. Langoy. Paano daw mag-shark? Paano daw mag-shark? Oo, mountain pool. Ayan lang naman ang aming munting swimming pool. Maliit lang siya. So, pinagawa ko lang to para sa mga bata. So, ngayon, during lockdown, hindi kami nainip kasi nagsuswimming kami. Ayan. Enjoy na po kami dito sa swimming pool. Ayan. Hi, guys. Come on. Hi, guys. Paano daw mag, ano? Shark, shark. Shark ka daw doon from there. Shark. Game ako. Ayan, game. Oh, game. Shark. One. Shark. Shark ka, shark. Shark. Ayan. So, magpapalit muna ako and babalik kami dito later. Bye, guys! Bye-bye, guys! Bye-bye, guys! Laki ng tiyan mo, guys! Bye-bye! Ayan. So, medyo madilim po dahil nga ulan. Ayan. Ayan po ang kapatid kong Pabs. Pangalan po niya ay Pabs. Pabigat. Ito pa ang isang second Pabs. Ayan. Mga Pabigat po yan. Ayan. So, medyo nainip kami ngayon. Wala kaming ginagawa. Dito lang kami. Ayan. Ayan ang mga ano, flip-flops. Mga flip boys. Ayan. So, magpapalit muna ako, guys. And then, magsiswimming din ako para samahan ng aking mga pamangkin. So, see you later! So that's all for today, guys. So hindi ko na ipapakita na magsuswimming ako kasi actually medyo sayang naman yung effort ng aking moxie. Ayan, nag-moxie kasi si Inday. Ayan. Pero magsuswimming ako dahil sasamahan ko yung mga pamangkin ko. So I'll also show you the other day paano kami magswimming doon or gaano kasaya pag magsuswimming doon sa swimming pool namin, sa maliit naming swimming pool. So actually hindi talaga kami naiinip. Hindi kami nainip. So,
Hopefully hindi ko kayo naboring sa aking mahabang talata ng aking vlog. Ayan. So share ko lang naman yung experience ko ng aking pag-uwi. So see you on my next vlogs, vlogs. So see you on my next vlogs, sa mga videos na gagawin ko. So kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. And click the subscribe button and then don't forget to click the bell notification para updated ka sa mga videos na gagawin ko dito sa Pinas. Ayan. So and then just comment down below for any question, request, kung ano yung mga gusto niyong paggawa. Finally nandito na nga ako, so magagawa ko na yung mga ibang request niyo. So I will just keep you updated guys, lalo na sa Facebook ko and then sa So, ilalagay ko na rin sa description box yung TikTok ko, yung TikTok account ko, and then the IG account ko, and then the Facebook account. So, follow nyo po ako sa IG ko, and then sa aking TikTok account, ayan, and sa aking FB account. So, I'll see you on my next vlog, guys, and thank you so much for watching, and then God bless everyone, and then please, still stay home and keep safe. Kasi mas lumalaki lalo yung cases natin dito sa Pinas. So, kailangan natin mag-ingat, guys. Mag-ingat. So, sumunod na lang tayo, guys. Sa mga matitigas ng ulo dyan. Ayan, sumunod na lang po tayo. So, again, stop the discrimination, please. Para sa akin, para sa ibang tao din. So, God bless everyone and keep safe. Love you all. Bye-bye.